Sa January 23, 1986 artikulo ng New York Times, ang dalawang Amerikanong manunulat na si Jeff Gerth at Joel Brinkley ay binanggit si Alfred McCoy tungkol sa mga medalya ni Marcos na quote-unquote fake noong 1986. Konteksto ha, mga veteranong Filipino ng World War II ay naghihintay na ng 40 or 40 years na kilalanin at bigyan ng pinangakong military na benepisyo. Kaya sa katotohanan, si Jeff Gerth, Joel Brinkley at Alfred McCoy noong 1983 or 1986 hindi nagsasaliwalat ng pandaraya ni Marcos. Ang pinapatunayan ni Gerth, Brinkley at McCoy noong 1983 at noong 1986 ay kung paano ang pamahalaang US ay tinanggihan ng 196,000 na World War II Filipino veterans at kanilang mga pinangakong mga benepisyo. Noong 1986, parang sinabi ni Jeff Gerth, Joel Brinkley at Alfred McCoy sa mga World War II Filipino veterans, eto sa inyo, kung si Marcos hindi makakuha ng benepisyo niya, kayo pa kayang mga walang pinag-aralan at walang alam na Filipino World War II veterans, bibigyan namin ng benepisyo? Asa pa kayo! Tulad ng ginawa ni Truman noong 1946, pinaalala lang ni Jeff Gerth, Joel Brinkley at Alfred McCoy sa mga World War II Filipino veterans na kahit Marcos ka pa, hindi ka makakatanggap ng military benefits. Ang tawag ko dito, yung historical douchebags ng mga Amerikano. Ginawa nila sa mga African Americans, Chinese, Native American Indians at iba pang minorities ito for the past 200 years. Recorded ito. Dadaanin ka sa bullying sa media at tatampakan ka ng articles para palabasin na masama ka. Tapos, hindi mo makukuha benefits nyo. Noong 1986, paano mo kakalabanin ng New York Times at si Alfred McCoy sa University of Wisconsin-Madison? Ulitin natin, 1986. Kung kay Marcos, kaya nilang gawin ito, paano pa kaya? Yung mga libo-libong mga World War II Filipino veterans na hindi binigyan ng pansin mula 1946 hanggang 1986. Lilipas pa ng 4 na taon hanggang 1990 or a total of 44 years sa ilalim ng Immigration Act ni George H.W. Bush upang bigyan ang mga World War II veteranong Pilipino ng American citizenship. Ngunit sa Immigration Act na yan, wala pa rin military benefits at wala pang pension. Matatanggap lang ng mga World War II Filipino vets Supplementary Security Income, SSI, na naaabot ng ilang daang dolyar sa isang buwan. Aabutin pa hanggang 2009. Oo, 2009, 7 years ago, or 63 na taon, or 63 years sa ilalim ng economic stimulus bill ni Pangulong Barack Obama upang makatanggap ang World War II Filipino-American veterans ng cash benefits. Buhay pa sila, binigay sa kanila 15,000 habang ang mga Pilipino na nananirahan sa Pilipinas o World War II veterans na Pilipino na nananirahan sa Pilipinas ay $9,000 lang ang tanggap. Yan ay $238 isang taon from 1946 to 2009 para sa $15,000 at $142 isang taon para sa amount na $9,000. Yan magpasalamat ang mga Amerikano sa World War II Filipino veterans. Tapos, sila aasahan ng mga taga-UP upang alamin kung sino ang bayani ng World War II at sino ang hindi bayani. Yan ang tunay na konteksto ng mga Filipino World War II veterans na kasama si Marcos at ang Maharlika.